Hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin ang first 2 weeks ng October 2024. General reading ko para sa inyong lahat, Pisces. If bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button, guys, para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko sa araw-araw. So, yun. Pisces, tingnan natin. Ano ba ang mensahe na pwedeng makaresonate sa'yo? Ano ba ang messages na pwedeng related sa'yo para sa first 2 weeks ng 2024 na October? Okay. Okay, first card natin dito is ground yourself and kumuha tayo ng isa pa. Embrace the moment and kumuha tayo dito sa gitna. Inspire passion. Okay, Pisces. First card mo is ground yourself. Dito sinasabi na meron sa inyong iba na medyo nakakaramdam ng distraction. Medyo yung focus nyo is hindi nyo masyadong maibigay. Parang ganon. So, sa first 2 weeks ng October, kailangan mong maging focus. Umiwas ka sa distraction. Yung iba sa inyo pwedeng makaramdam din ng pagod dahil sa sobrang trabaho or sa sobrang ginagawa. Iwasan nyo din yung sobrang impatience and then yung palaging irritable. And sinasabi ng braso dito na if in case ganyan yung pakiramdam mo, yung parang mabilis kang magalit, mabilis kang mawala ng focus, mapagod, madistract, ibig sabihin yan, hindi balanse ang kung ano man ang meron ka sa ngayon. So, kailangan mong bumalik doon sa center. Hayaan mo yung spirit na tulungan ka para mag-ground yung sarili mo and makapag connect ka ulit sa divine source or sa divine power. So, yun. If maka-experience ka sa first 2 weeks ng October ng distraction, prayers, and then isipin mo na, may hindi maganda, may hindi balanse sa akin, kaya mabilis akong magalit, mabilis akong mainis, parang ganyan-ganito. Pero, if hindi ka makatulog talaga, or kulang ka sa tulog, kulang sa pagkain, talagang madidistract ka. So, hindi yun grounding, okay? So, next is embrace the moment. Yun, isa pa din ito na maganda kasi may iba sa inyo sigurong distracted or nagmamadali. Or kailangan na i-rush yung ginagawa, kailangan na i-rush yung plano. So yun, sinasabi na i-enjoy mo yung current situation, i-enjoy mo yung moment mo, embrace the current moment, embrace itong first 2 weeks ng October, think positive, okay, alisin yung mga negative thoughts, huwag mong i-judge yung sarili mo and at the same time yung ibang tao, and sinasabi na ikalma mo lang yung kung ano yung meron ka sa ngayon. Kalma lang. Chill lang. Okay? And last card natin dito sa third card, inspire passion. So, dito sinasabi na yung mga panahon na hindi ka masyadong inspired or hindi ka masyadong, yung parang ganito din na napapagod or kung ano pa man, sinasabi na normal yan. Normal. Pero, if matagal ka ng walang inspiration or wala ka ng parang interest sa dati mong hobby, sa dati mong ginagawa, it's time na daw or it's the right timing or opportunity na to para mag-set ka ng new goals or para magsimula ka ulit na magkaroon ng interest. Parang ganun. So, ito yung first 3 messages para sa'yo, Pisces. Okay, second deck na tayo. I hope na makuha nyo yung energy and pasensya na kung hindi ko masyadong na-align yung cards natin. Okay. 1 card lang tayo dito or 2. Kung ano yung lumabas. Okay. Okay, music. So, for the first 2 weeks of October, musika, diba? Pwedeng musical instrument or literal na musika
ang pwedeng magbigay sa'yo ng harmony, peace, and balance. So, yun, pwede mong mapaglibangan yung pakikinig ng music. Kung magaling kang mag-compose ng music, pwede mo din yan magamit. Or pwede ka din mag-compose ng music or kung ano pa man. Basta music yung pwedeng makatulong sa'yo for this first 2 weeks ng October para ma-relax ka, para maayos yung mag-ground yung sarili mo, and at the same time mawalan ka ng parang ng oras para sa negativity. Okay, first card tayo. Wow. So, dito naman sa King of Cups, sinasabi na sobrang peaceful ang first 2 weeks ng October mo, sobrang peaceful. Wala namang masyadong issue na pwedeng magalit ka, or wala namang issue na pwedeng masira yung dalawang linggong ito. So, sinasabi dito na peaceful, at peace, harmonious, walang rason para masira itong dalawang linggong ito. Okay? Next is Two of Cups. Relationship, ganun din. So, nakikita natin dito na anumang relationship ang meron ka, sobrang peaceful ito. May partnership, collaboration, friendship or intimate relationship, or pwedeng business partnership or mga acquaintances lang. Wala namang masyadong gulo na nakikita tayo. Kaso lang, meron dito yung Seven of Swords. Be careful sa mga air signs, especially Gemini, Libra, and Aquarius. Or be careful doon sa mga balita. Balita, chismis, or kano pa man, na pwedeng makasira dito sa peaceful na week mo. So, maganda yung week mo, dalawang linggo, peaceful siya. Pero meron dito mga tao na hindi matahimik sa buhay nila, na pwedeng sila yung maging trigger para masira yung linggo mo. So, ingat ka. Okay, dito naman sa Page of Pentacles, yun, mag-iingat ka din kasi pwedeng chismis, fake news. So, ingat-ingat ka dito sa mga fake news tungkol sa pera. Pwedeng mga investment or mga scam or kung pa man yan. So, ingat-ingat ka. Okay, Two of Wands. Sinasabi ng Barasa sa'yo dito na may mag-o-offer sa'yo na dalawang trabaho, dalawang direksyon, dalawang relationship siguro, or dalawa, basta dalawa siya. So nakikita natin dito yung offer na pwedeng ibigay sa'yo ng universe, na pwedeng magdala sa'yo ng emotional fulfillment and happiness. So nakikita rin natin dito na maraming dahilan para mag-celebrate ka, maraming pagkakataon para makapag-celebrate ka ngayong October, especially the first and second na week na to. So, may nandun ka sa choice, 'di ba? So, may kakayahan kang makapag-enjoy or may karapatan ka, but it's up to you if ano yung gusto mong gawin, okay? So, dito din sa Queen of Swords, sinasabi sa'yo ng barahang ito na may kailangan kang bigyan ng focus. Yun na nga, kasi ground yourself, so ibig sabihin hindi masyadong focus yung sarili mo. Masyado kang aligaga, parang ganyan. So, mag-focus ka sa kung ano yung importante. And dito din sinasabi na may mga bagay-bagay kang kailangan na tapusin na, and may mga bagay-bagay kang kailangan na simulan. Mayroong ano dito, etong The Sun is para siyang ano, occasion. So, may okasyon dito na posibleng isi-celebrate ka, or mayroon ditong araw sa dalawang linggong iyan na sunod-sunod na celebration, parang ganyan. Okay, so yung iba din sa inyo dito, walang panahon para mag-celebrate, pero ang ginagawa nila sa ngayon, ngayong first and second week, is trabaho. Puro lang sila trabaho, focus sa ginagawa, sa detalye, sobrang workaholic. Okay? Yung iba naman, ang ginagawa nila sa ngayon is focus sila sa trabaho kasi may binabalak silang bakasyon, and grandeng bakasyon. So, pwedeng trabaho ngayon, bakasyon bukas. Parang ganyan yung mindset ng taong ito. Okay? And last card natin dito is Ace of Cups. So, first and second week of October, aapaw yung cups mo. Okay? So, punong-puno ng strength, financial and emotional strengths. Magiging masaya ka, magiging kontento ka. Yung parang pakaramdam na fulfilled ka
and harmonious, parang umaayon sa kung ano yung gusto mo, di ba? May recovery tayo dito nakikita. Yun nga yung last card dito is strength, so may mga health recovery, kung may mga masakit ka sa katawan, pwedeng ma-overcome mo na siya. Emotional, may mga forgiveness, reconciliation, may mga occasion, happy moments, happy memories, parang ganyan. So, may sayawan, kantahan, basta may occasion dito na isa-celebrate ka. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!